Hello sa lahat ng senior high school parents and teachers na kasama natin ngayong hapon. Maimbag nga malem, buenas tardes, maayong hapon sa inyong lahat. Excited na kami ngayon dito sa Senior High School Filipino, dito pa rin sa Itulay, dahil meron tayong mga bagong makakasama. Ayan, tignan nga natin sino ba yung makakasama natin sa araw na ito. Pasok! Hello, Tutor Irvin! Kamusta po kayo? Hello po, isa pong mapagpalang araw sa ating lahat mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang hapon. Ayan, nananabik na rin ako, Tutor Vida, no, na maibahagi sa ating mga mag-aaral sa Antas Senior High School at maging sa ating mga magulang at mga guro na nagtuturo ng komunikasyon na mas mapahalagahan natin ngayon ang wika at panitikan. Kaya naman, Tutor Vida, ano ba ang mga gagawin natin? Sige, si Tutor Irvin yung bago nating makakasama dito sa pagtalakay natin ng mga paksa sa komunikasyon. Siya ang ating bagong tutor dito sa ating asignatura. Tignan nga natin, Tutor Irvin, yung paksa na talakayin natin para sa araw na ito. Tayo ngayon ay nasa unang markahan at unang linggo ng pagtalakay natin ng aralin. Ngayon ay araw ng Miyerkules. Makakasama nila tayo tuwing ika-apat ng hapon hanggang 4:40. At ano ba yung tatalakayin natin, Tutor Irvin, para sa araw na ito? Yan, nananabik tayong ibahagi sa kanila, Tutor Vida, ang isa sa pinakamahalagang konsepto na dapat matandaan ng mga mag-aaral natin sa senior high school natin, no? Dito pumapasok yung konseptong pangwika, Tutor Vida. Pero maliban doon, gusto rin natin ibigin kung saan ba ginagamit ang wika at kung ano ang pagkakaiba ng wikang pambansa, wikang panturo at wikang opisyal. Ayan, di ba? Bukod doon sa mga konsepto ng wika para sa araw na ito, ay bibigyan din natin sila ng kaalaman sa kahulugan ng wika mula sa mga dalubhasa o sa ating mga linguist. Pero bago yan, meron tayong mga layunin para sa araw na ito sa ating talakayan. At ano-ano ba yun, Tutor Irvin? Yan, salamat Tutor Vida, no. Sisimulan natin ito sa ating unang layunin. Ang ating unang layunin ay siyempre matukoy ang kahulugan at kabuluhan ng mga konseptong pangwika. Meron din tayo dyan, Tutor Vida, yung iuugnay naman nila yung konseptong pangwika sa mga napanood na sitwasyong pangkomunikasyon sa telebisyon. At bilang huli, ito naman yung paggamit nila ng kaalaman nila sa modernong teknolohiya katulad ng Facebook, Google at iba pang mga social networking sites sa pag-unawa nila ng konseptong pangwika. Yan yung mga layunin na ating dapat gamitin ngayong araw. At maganda yon na dahil ngayon ay nasa new normal setup na tayo at madalas tayong gumamit ng platform which is itong Facebook, Google, YouTube at iba-iba pa. Yung mga mai-encounter nila na mga salita sa iba't ibang platforma na ito ay malalaman na nila agad kung anong konsepto yon ng wika. Pero bago tayo dumako doon sa talakayan ng ating aralin, ay kamustahin muna natin yung mga makakasama natin ngayon na senior high school, lalong-lalo na yung mga grade 11. Yan, pa-shout out tayo dito. Meron ako dito mga estudyante, o oh, di ba? Sabi ni Denise, 11, from Pasig City Science High School. Ayan, ang dami nila dito. Nandito rin si Torena, nandito rin si Angela. Yan. Meron ka pa bang mga nakikita na kasama nating senior high school sa iyong screen, Tutor Irvin? Siyempre, hindi papatalo ang aking mga mag-aaral mula sa City of Bacoor National High School sa Salinas. Pero Tutor Vida, no, nakita ko din dito ang aking mga kapwa guro. Ayan, so andyan din sila binibining Angelica. Hello sa inyo. Maraming salamat, no, sa pagsuporta. Gusto rin ata nila talagang matutuhan at malaman pa ang iba pang konsepto sa senior high school, no, Tutor Vida. Nakakatuwa at napaka-supportive nila. Meron din tayong mga kasama mula sa SDO Davao City,
Sampaguita High School, meron din. Oh, may nag-cheer pa sa'yo. Go, Sir Irvin. Talaga naman, napaka-supportive ng iyong mga estudyante. Kung kaya naman, huwag na natin itong patagalin at ibigay na natin sa kanila kung ano ba ang kahulugan at mga konseptong pangwika. Yan, sige, Tutor Vida. Simulan na natin ito. Yan, syempre, bago tayo magsimula, Tutor Vida, meron akong inihanda na isang ilustrasyon o siguro sabihin natin ito ay isang metapora. Di ba ang wika, Tutor Vida, ay maikukumpara natin sa iba't ibang mga aspekto nito bilang isang kabuuan. Ginamit kong ilustrasyon, Tutor Vida, yung electric fan. Meron ka bang electric fan dyan sa iyong bahay ngayon? Meron. Naririnig ba dyan ang lakas ng electric fan ko dito? Hindi naman, Shooter Vida. Pero doon, di ba, sa electric fan, kadalasan mapapansin natin ang isang electric fan para ito ay talagang matawag na electric fan. Kailangan ito ng hélice. Yan, Shooter Vida, di ba? At ang isang hélice ay binubuo ng ilang mga bahagi. Ngayon, ginamit natin yung ilustrasyon ng electric fan para ipakita na ang wika meron itong iba't ibang mga bahagi para ito ay gumana. O, ibig sabihin, meron itong mga katangian, Shooter Vida, o mga konseptong mga nakapaloob para mas gumana ito at magkaisa yung mga konseptong nakapaloob doon sa salitang wika. Ayan, alamin na natin siguro, Tutor Vida, yung iba pang mga konseptong pangwika na may kinalaman sa salitang wika. Sige. Kung alam nung ating mga grade 11 senior high school kung ano yung mga konsepto ng wika, ay maaaring nyo yung i-type dito sa ating comment box. So, ano lang, wild guess, ano kaya yung mga konseptong pangwika at ano yung mga pwede natin iugnay kapag ang pinag-uusapan natin ay wika? Pero, ibibigay natin yung pinakaunang konsepto. Sige, ano ba yon, Tutor Irvin? Siyempre, dyan pumapasok yung masistema, Tutor Vida. Yan, masistema daw ang wika. Tingnan nga natin yung iba. Tutor Irvin, na masistema yung wika o mas kilala natin ito bilang isang masistemang balangkas. Ito ay nagmula sa pagpapakahulugan ng isang linguist o linguista na si Henry Gleason. So ayon sa kanya, kaya naging masistema yung wika, meron itong sinusunod, di ba, na balangkas. At yung balangkas na yon, yung pinanggagalingan kung paano nabubuo yung isang wika. Unang-una doon ay yung tinatawag nating ortografiya. Ang ortografiya ay yung katanggap-tanggap na sistema ng pagsulat. Diba? Kasi pag formal writing or akademikong pagsulat, meron tayong katanggap-tanggap na sistema. Halimbawa, yung tamang paggamit ng nang na mahaba o maikli, yung malayang morpoponemikong pagpapalitan, katulad ng R, at di, kailan nagiging din, kailan nagiging rin. Yan, masistemang balangkas yan ng pagsulat, di ba? Ortografiya yan. Ngayon, sino ba ang nagtatakda na tama yung baybay, tama yung sistema, at katanggap-tanggap yung pagsulat? Yan ay inilalabas at nagmumula sa Komisyon ng Wikang Filipino mula sa 1987 Constitution. At yan din ang dating surian ng wikang pambansa. Ngayon, kung meron tayong ortografiya, yun yung una. Pangalawa, meron tayong ponolohiya. Ang ponolohiya ay makabuluhang pag-aaral ng ponema. At ang ponema naman ay maliit na unit ng tunog. So yung a, ba, ka, da, e, ga. Yan ay mga ponema. Sige nga, tingnan nga natin kung talagang nakikinig yung mga senior high school natin at kung talagang magagaling sila sa Filipino. I-comment nyo dito, lagay ninyo katinig, tapos ano yung mga katinig na alam ninyo. And then patinig, ano yung mga patinig na yon? Kasi yon ay bahagi ng ponema. At yung ikatlo natin, para masabi natin na ito ay masistemang balangkas, meron tayong tinatawag na morpolohiya. Ang morpolohiya ay makabuluhang pag-aaral ng morpema. At yung morpema ay makabuluhang unit ng salita na binubuo ng panlapi at salitang ugat. O diba, pag pinagbabasa tayo nung elementary, o ayan, ang gagaling ng mga students natin dito, patinig, a, e, i, o, u.
ayon kay Aginod. Ayan, A-L-O-U, ayon kay Abigail Reyes. Ang gagaling naman, pinipin yung ating mga comment dito sa chat box. Ang dami. Magandang hapon sa inyo. Ngayon, bumalik tayo doon sa usapin ng Morpema, di ba? Yung mga nanay ninyo o sino yung nagturo sa inyong magbasa, di ba? Mula doon sa ponema, papunta sa Morpema, sasabihin sa'yo, o basahin mo to, ba, baby, bobo, kake, kikoku. So sasabihin mo, ba, tapos eto, ka. O sige anak, pagsamahin mo, baka, baka, baka. Di ba? Ngayon, mula doon sa maliit na unit, nakabubuo ka na ngayon ng morpema. At meron din tayong tinatawag na syntax. Ito naman yung pagbuo ng mga panirala at pangungusap. Samantalang yung semantika naman ay pagbibigay kahulugan sa pangungusap. So yan yung masistemang balangkas ng wika. Sige, ano yung pangalawa kaya natin sa ating LEC, Tutor Irvin? Bago tayo dumako, Tutor Vida, no, sa pangalawa, nakita ko meron sinagot dito si Binibining Angelica Agunod. Sinabi niya na ang wika daw ay itinuturing niyang proseso. Mukhang may kinalaman ito sa susunod nating katangian dahil ang wika ay merong proseso. So paano ba natin, Tutor Vida, nasabi na ito ay merong proseso? Pag sinabi nating proseso, di ba, meron itong flow. So pag may flow, merong tagapagtanggap at meron din naman meron ding nagpapadala at meron tumatanggap, Tutor Vida. Ayan ay ayon sa libro ni Bernales, Tutor Vida. Binigyan din niya na ang wika ay merong proseso. Para mas maging matagumpay ang proseso nito, syempre, kailangan ng tatanggap at kailangan din naman na magpapadala. At diyan nabubuo ang proseso ng wika, Tutor Vida. Yan, sa English, ito yung tinatawag nating receiver at saka messenger. Yan, kung familiar ang ating mga senior high school doon, ayun yung mga key points na dapat nating tandaan kapag pinag-uusapan ay proseso. At kailangan ang wika, Tutor Vida, kailangan ito ay maging successful o maging matagumpay. At magiging matagumpay lang ito kung susunod ito doon sa proseso na binanggit ni Bernales. Yan. Meron din ako dito mga nakikitang comment, Tutor Vida, naman pinapahalagahan nila yung meron naman kinalaman sa komunikasyon, pakikipagtalastasan, yan, binanggit nila yung mga katinig at sa kapatinig na pinabigay mo kanina. Yan. Meron ka pa bang gustong idagdag, Tutor Vida, may kinalaman sa proseso ng wika? Siguro okay na tayo doon sa proseso pa lang at mula doon sa mga comment dito bilang pakikipagkomunikasyon, ano ba yung ating ikatlong nandyan sa LEC? So, ito ay may kinalaman sa kultura. Yan, ang wika bilang konsepto ng kultura. Lagi nating tatandaan, senior high school, di ba, Tutor Irvin, yung kultura at yung wika ay lagi yung magkaugnay. Walang wika kung walang kultura at walang kultura kung walang wika. At mula dun sa comment section natin, Tutor Irvin, di ba, ginagamit yung wika sa pakikipagkomunikasyon para magkaunawaan yung dalawang tao. Pero tandaan natin, di ba, dito sa konsepto ng wika sa kultura, madedetermine mo or masasabi mo na yung isang tao ay hindi siya kabilang sa espesipikong pangkat na yon kapag una, hindi niya naiintindihan yung usapan. Pangalawa, ay kapag hindi siya nakapagsasalita ng wika. Kanina, timing na timing, alam mo, napakaganda talaga ng programa natin dito sa Itolay kasi nakasasabay ito dun sa MELCS na ibinibigay ng DepEd. At kung ano yung itinuturo ngayon sa field, yun din yung itinuturo natin ngayon live na live. Kanina sa klase ko, nagbigay ako ng example. Sabi ko, say Shen Lao Sher, kasi meron kaming special subject, Mandarin class. Ngayon, yung mga kumukuha ng Mandarin, sumagot sila, sabi nila, alam namin yung ibig sabihin, thank you teacher, kasi Lao Sher is teacher. So ngayon, naintindihan nila na alam nila yung wika kasi pinag-aaralan nila kabilang sila doon. Ngayon, sabi ko, pabile ebon. So, yung kapampangan na estudyante ko, sabi niya, pabile ng itlog dahil ang ebon sa kapampangan ay itlog. Makikita natin dito yung kultura.
At Tutor Irvin, yung malawak at mayaman na kasaysayan ng kulturang Pilipino, best example ay ang rice, yung bigas. Diba? Sa English, isa lang buy siya. Rice, plant rice, diba? Pero pag sa Pilipino, magtanim ng palay, bumili ng bigas, magsaing, kumain ng kanin, kunin ang kaning tutong, ang dami nating pagpapakahulugan sa rice. Diba? Ayan, na ganun kayaman yung kultura. At hindi lang yun, Tutor Irvin. Pag ang pinag-uusapan natin ay wika at kultura, napakarami nating elementong pwedeng idagdag. Pwedeng kasarian, pwedeng edad, pwedeng yung lunan o puok, pwedeng relihiyon at paniniwala. Isang example dito, di ba? Yung mga lalaki, Tutor Irvin. Pag ikaw ba, pagka sinabi mo bang hindi, Tutor Irvin, hindi ba sa'yo yun? Minsan oo. Yan. May nakatagong lihim doon sa mga salita. Wow! Ganun ba? Akala ko ang mga lalaki, kapag sinabi talaga nila, ayaw na nila, direct, na nila, hindi no? mo na mapipilit, di ba? Ganon, tama ka, sa kultura at kasarian, kapag ka ang lalaki, sinabi nila, hindi, hindi, oo, oo. Pero sa konteksto ng babae, pag ang pinag-uusapan, wika, pagka sinabi namin hindi, thousands joke of lang pala. Joke lang pala yung hindi. Galit ka ba? Hindi. Pero yung hindi ay oo, galit ako. So gusto ko na lang matapos yung usapan, kaya hindi. Diba? Parang ganon. Ganon siya sa kultura. Tutor Irvin, excited na ako. Ano pa ba yung mga laman ng ating LEC para sa konteksto ng wika? Oo, Tutor Vida, bago tayo pumunta dun sa susunod, gusto ko lang dagdagan, no? Maayos din yung binanggit ni Santiago, Tutor Vida, na sinabi niya na kapag halimbawa umiral ang wika, iiral din ang kultura. Kapag namatay ang wika, ay mamamatay din ang ating kultura. Kaya talagang literal talaga, no? Magkabuhol ang wika at kultura, magkaugnay ito at hindi mapaghihiwalay. Yan, tama-tama din yung mga sinasabi ng ating mga viewers dito, no? At tingnan pa natin, Tutor Vida, kung ano ba yung may kinalaman naman sa komunikasyon. Ito ata yon. Tama, ito ay pakikipagtalastasan, Tutor Vida. Na nakikita talaga natin yung esensya ng isang wika sa pamamagitan ng pagpapabatid ng mensahe ng isa doon sa na kanyang nararamdaman, sa kanyang ideya, sa kanyang mga saloobin. So nagagamit natin ang wika, Tutor Vida, para magpalitan tayo ng diskurso sa iba, makipagpalitan tayo ng diskurso sa iba, at higit sa lahat ay magamit ito para mas maging mabunga yung ating kaalaman. Yan. Nakita ko nga rin kanina sa comment ni Jeffrey Dorado, sinabi niya na ang pakikipagtalastasan at komunikasyon ay importante sa wikang Filipino, Tutor Vida, kasi dito mas napapalawak yung range ng kaalaman ng bawat isa. Kaya talagang mahalaga talaga ang wika sa pakikipagtalastasan. Yes, maidadagdag pa natin para doon sa pakikipagtalastasan, Tutor Irvin, yung tinatawag nating communicative language, di ba? Mula din sa technical na balangkas o aspeto ng pagpapakahulugan ni Gleason, di ba? Mahalaga doon yung form o yung tama na paggamit ng wika. Pero pag pakikipagtalastasan naman, yung pinag-uusapan natin, hindi mahalaga yung bye-bye or spelling. Hindi mahalaga kung paano mo gagamitin yung malayang pagpapalitang morphoponemiko, yung din rin. Ang mahalaga ay ma-deliver mo yung mensahe at yung receiver ay naiintindihan niya kung ano yung sinabi mo. So malinaw sa dalawang taong nag-uusap yung konsepto na ito yung pinag-uusapan nila at nagkakaintindihan sila doon. And I think dyan sa bahaging yan nung sinabi mo na pakikipagtalastasan, Tutor Irvin, dyan pumapasok yung Pidgin and Creole natin eh. Natatalakayin natin yan sa mga susunod pang pag-uusap. Na merong dalawang tao na magkaiba yung wika at gumagawa sila ng paraan para magkaintindihan sila. Diba? Pakikipagtalastasan pa rin yun. At meron din tayong mga bahagi sa pakikipagtalastasan na hindi lang verbal na komunikasyon.
yung hindi lang pasalitang paraan, pasulat, at the same time, gumagamit ng bahagi ng katawan o body language or gesture. Pag kumumpas lang yung kamay natin, tumaas lang yung kilay natin, lumaki yung mata natin, alam na nung kausap natin yung ibig nating sabihin. Ayan, Tutor Irvin. Ano ba yung panghuli natin na konsepto dyan? Yan yung panghuli natin, Tutor Vida, ay pumapasok naman ito sa pagkakaroon ng dinamiko o pagiging dinamiko ng wika. So kapag sinabi natin mga mag-aaral, Tutor Vida, na dinamiko, ibig sabihin ay ang wika ay buhay. Ibig sabihin, pag sinabi natin buhay, nagbabago ang wika depende sa kasalukuyang panahon o depende sa panahon na kinabibilangan nito. At para masabi natin, Tutor Vida, sabi ko nga kanina na buhay ang isang wika, kailangan natin tanggapin na talagang hindi nito kayang i-fix yung isang generation, no, na makukulong lang sa isang konteksto ng wika, kundi nagbabago ang wika depende sa generation na kinabibilangan nito. Kaya talagang makikita talaga natin na buhay na buhay ang wika. Yan, ayon nga ka sa sinabi ni Jeffrey Dorado, ang wika ay nag-iiba batay sa panahon. Yan, talagang sumasang-ayon din sila, Tutor Vida, na mahalaga ang pagbabago din ng wika. Kasi pagpapakita ito, manifestasyon ito, na ang wika ay buhay. Yan. Salamat sa mga ating mga viewers na nagko-comment, no, ng kanilang mga opinion, nararamdaman, at mga saloobin. Yan, meron din dito, Tutor Irvin, sabi ni Angelica, bawat henerasyon ay may singaw na wika. Gusto mo yun, yung singaw, di ba? Singaw, oo. Pag-usbong na wika, di ba? Tama yan. Alam nyo ba, minsan, yung ibang tao, ayaw nila nung may jegemon, ayaw nila nung may G-words, ayaw nila nung mga bago, Bekimon, Gaylingo, pero tandaan ninyo ha, senior high school, hanggat merong mga ganitong klase ng wika na sumisibol, meron tayong mga bagong uso na mga terminolohiya ginagamit natin, ibig sabihin nun, buhay na buhay yung wika natin at kailangan natin yung yakapin. Basta alam lang natin kung kailan, saan, at kung sino yung kausap natin para gamitin natin yung espesipikong wika na yon. Nakakatuwa yung mga estudyante nating senior high school dito, Tutor Irvin. Meron pa silang pag-cheer. Ayan, sige, shout out sa aking mga estudyante sa Pasig City Science High School, grade 11. Ang dami ninyo ngayong araw. Salamat. Sige. Tutor Vida, syempre, hindi rin nagpapatalo ang mga mag-aaral ko rin sa Baitang 10. Gusto atang mag-advance, no, ng pag-aaral. So gustong-gusto na nilang talakayin ng iba pang mga konsepto. Hello sa aking mga mag-aaral mula sa Baitang 10 ng Mabini. Ayan. So hello sa inyo. Salamat sa pakikinig. Yan. Dakuan na natin, Tutor Vida, ngayon yung pinaka-kabuuan ng ating tinalakay, no. Nalaman natin na ang wika ay taglay nito yung pagiging masistema, yung kultura, yung dinamiko, pagiging dinamiko at pagkakaroon ng proseso, at bilang huli ay yung pakikipagtalastasan. Ngayon, Tutor Vida, maliban doon, meron tayo talagang tumpak na kahulugan ng wika. Sa palagay ko, nabanggit mo ito kanina, ito yung sinabi ni Gleason. Yan. So sabi ni Gleason, taong 1961, Tutor Vida, at mga senior high school student na nanonood ngayon, ang wika ay masistemang balangkas ng mga sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo na ginagamit sa pakikipagkomunikasyon ng mga taong kabilang sa isang kultura. So Tutor Vida, doon sa mga naka-highlight na terms dito, gusto nating i-diin yung mga kahulugan nito, kasi si Gleason na bigay siya ng pinaka-perfectong kahulugan ng wika. At ngayon, ang gagawin natin, Tutor Vida, ay ihihimay-himay natin ang kahulugan nito para nang sa gayon ay mas maintindihan ito ng ating mga estudyante at maikonteksto nila ito sa kanilang mga kanya-kanyang buhay. Okay, so tingnan natin, Tutor Vida, siguro yung mga dapat nating tandaan. Sige, mula dun sa tinalakay natin, dito sa kabuuan ng aralin natin, dapat nating tandaan na ang wika ay masistemang balangkas. At pag sinabi natin yan ay masistemang balangkas, yan ay pinag-aaralan. Yan ay merong iba't ibang bahagi. So mula sa lingwista, yung mga nagpapakadalubhasa o pag-aaral ito ng wika, kanina tinalakay natin meron tayong ortografiya,
meron tayong phonolohiya, meron tayong morphologiya, syntax, at semantika. So, ilan yan sa mga pinag-usapan na natin at dapat nating tandaan na yan ay nakalakip at bahagi ng isang masistemang balangkas ng wika. At ano naman yung ikalawa natin, Tutor Irvin? Etong susunod natin, Tutor Vida, ay kababahagi ko lamang kanina sa klasiko. Yan, mag-comment nga yung aking mga mag-aaral. Ano ang kahulugan ng salitang arbitraryo? Yan, tingnan nga natin kung ano ang kanilang mga sagot. Kung ano nga ba ang kahulugan ng salitang arbitraryo? Yan, nakikita ko sa kanilang mga sagot na ito daw ay pinagkasunduan. So, tingnan natin, Tutor Vida, kung ano ba ang ibig sabihin ng pinagkasunduan. Siyempre, di ba, ang isang wika, Tutor Vida, para ito ay mabuo, kailangan ng mga tao na kasali doon sa mga nagsasalita ng wikang iyon. Hindi tayo makakabuo ng wika kung mag-isa ka lang na gumagamit ng wikang iyon, hindi ba? So dapat meron ka ditong kapalitan ng kausap kasi 'di ba ang wika ay proseso. At dahil ito ay proseso, kailangan na pagkakasunduan yung kahulugan ng bawat salita. Okay? So dito pumapasok din yung konsepto ng pagitan ng pagkakasunduan ng mga tao na nakapaloob sa iisang grupo ng tao. Yan. So gusto rin natin i-diin na para mas maintindihan ng bawat isa yung kanilang mga sinasabi, dapat alam nila kung ano yung kahulugan ng salitang ito. Yan. So dyan pumapasok yung salitang arbitraryo. Meron ka pang gusto idagdag, Tutor Vida? May kinalaman dito? Yan din yung sinasabi natin, di ba, na nandoon sa grupo ng tao. For example, mga doktor yung nag-uusap. Siyempre, medical terms yung gagamitin nila. Pero kapag kapasyente yung kakausapin nila, ay hindi nila gagamitin yung kasunduan ng mga terminolohiya na yon ng medical terms kasi baka hindi sila magkaintindihan or hindi sila maunawaan. Ilan lamang yan dun sa mga bahagi o example natin dun sa arbitraryo, di ba? Pero napakarami yan kasi napakaraming pangkat, grupo, na hindi lang larangan yung pinag-uusapan. Yan, tama ka dyan, Tutor. At ano yung susunod natin? Tama ka dyan, Tutor Vida. Matatalakay natin yan sa mga susunod pang session. Ito siguro yung jargon at register, no, Tutor Vida. Yun nabanggit mo kanina. Okay, so ang susunod natin ay pakikipagkomunikasyon. Tutor Vida, meron ka pang gustong ibahagi rito? Yung pakikipag-ugnayan o yung pakikipag-komunikasyon, ginagawa na natin yun eh, sa kasalukuyan, sa pang-araw-araw natin, di ba? Pero sa tingin ko, merong iba't ibang level o yung antas din kung paano tayo nakikipag-komunikasyon at nakaka-apekto din yung distansya, yung taong kausap, yung lokasyon pagka tayo ay nakikipag-komunikasyon. Yan, salamat, no? At makikita talaga natin dyan, Tutor Vida, rin yung esensya ng komunikasyon. At mahalaga ito sa panahon natin ngayon na pandemic, Tutor Vida, no? Na mahalaga na meron pa rin tayong nabubuong ugnayan sa ating kapwa. Kahit na tayo ay hindi nagkikita-kita face-to-face, pero kitang-kita natin na sa kabila ng hadlang ng pandemya, sa panahon natin ngayon ay meron pa rin nabubuong pakikipag-ugnayan sa kapwa. At talagang tunay na mabisa ito para sa ating wika. Kaya naman huwag na nating patagalin, Tutor Vida, yung susunod. Ito naman yung sa isang kultura. Dahil ang wika, Tutor Vida, pinagbubuklod niya yung mga tao. Meron siyang kakayahan na pagkaisahin yung mga tao sa isang bansa dahil ito sa pagkakaroon ng wika. At kung mapapansin natin, Tutor Vida, kagaya na nabanggit mo nga kanina, na ang wika at kultura ay magkaugnay, ibig sabihin magkabuhol ito. Kaya dito makikita na pag umaangat ang wika ng isang bansa, makikita rin ang pag-angat ng kultura ng isang bansa. At pareha silang umaangat. Kaya makikita talaga natin na para makita iyon, kailangan ng pagkakaisa ng mga miyembro ng bansang iyon. At sa Pilipinas, nakikita natin na hindi pinapabayaan ng bawat isa ang wika at ang kanilang mga kultura. Yan, so marami rin sa ating mga nagko-comment dito na sabi ni Ethan, dahil sa pagkakaiba-iba ng kultura ng mga bansa at mga pangkat, ito ang paliwanag kung bakit may kaisipang isang wika
ang walang katumbas sa isang ibang bansa yan. Maraming salamat. Nung kitang-kita na ang gusto niyang sabihin dito na ang wika ay magagamit para magkaisa ang bawat miyembro ng isang bansa. Yan. Salamat sa inyong mga komento, mga comment ng ating viewers, Shooter Vida. Meron ka bang gusto pang idagdag? Ayan, dahil Tutor Irvin, nasabi mo na yung wika bilang kultura ay pagbubuklod o pagkakaisa, ay talaga namang related yan dun sa susunod nating slide, di ba? Ano ba yon? Meron tayong tinatawag na wikang pambansa ng Artikulo 14 sa Ligang Batas ng 1987 Section 6, di ba? Bakit ba tayo nagkaroon ng wikang pambansa sa kasaysayan? Alam nyo ba, ito ay hindi trivia, pero ito ay ang katotohanan. Noong 1935 pa lamang, sa 1935 Constitution, ay ipinanukala na na magkaroon ng isang wikang sasalitain at tatawagin itong wikang pambansa. At isa sa dahilan, Tutor Irvin, kung bakit ito isasagawa, ay para merong isang wika na magkakaunawaan ang bawat Pilipino dahil tayo ay nahahati sa malalaking pulo. At bilang trivia, tandaan natin yung Tagalog, Pilipino at Filipino. Dahil nung mga panahon na ito, nung 1935 pa lamang, ay meron ng mga tao na kumakatawan sa iba't ibang rehiyon sa loob ng Senado. At mula doon, ay pinagpaplanuhan nila kung saan iaangkla ang wikang pambansa. At ang mga pamantayan, una, ito ay sinasalita ng maraming Pilipino. Ikalawa, ito ay hitik o mayaman sa panitikan, sapagkat doon nakikita yung mayamang kultura at madaling aralin yung wika. At ang napiling batayan ng wikang pambansa ay Tagalog. At noong 1943, nagkaroon tayo ng Pilipino bilang mas pinaunlad na wika na inangkla o ibinatay doon sa Tagalog. Pero huwag natin kakalimutan na hindi ipinroklama ang Pilipino, which is letter P, bilang wikang pambansa. Ito ay Filipino, hindi Pilipino. So, Filipino ang ating wikang pambansa. So, sabi dito ni sabi ng ating ang bilis ng ating mga comment, ang wika daw ay parang buhay. Ito ay patuloy na magbabago at umuunlad kasama natin sa paglipas ng henerasyon. Yes, agree tayo dyan. At umuunlad nga ito at nakikita natin. Paano ba natin sinasabi na wikang pambansa? Mula dyan sa saligang batas natin o sa 1987 Constitution Section 6 natin. Sinasabi natin na yung wika ay pambansa. Ito yung puok na sentro ng kalakalan. Diba? Ito yung opisyal na pahayag ng pamahalaan. Makikita natin pag may mga anunsyo, diba, nakasulat yon sa Filipino. At yung wika ay itinuturo sa mga paaralan. Kaya nga may asignatura tayo na Filipino sa mga paaralan. Yung pagtuturo ng Filipino mula elementarya hanggang kolehiyo ay bahagi ng konstitusyon. Ginagamit din natin ito, yung wikang pambansa, sa aklat pambaralira. Ito yung sinasabi ko kanina na dun sa Balangkas, yung may ortografiya, morpolohiya, kasama yan doon. Makikita natin na kapag pambansa yung wika, di ba, standard yun. Pagka sinabi yung wika, alam yun ng lahat na yun ang ibig sabihin. Example natin yung salitang kasintahan. Kapag sinabi kasintahan, pambansa yon. Alam ng lahat na yon ay taong minamahal mo. Diba? Pero kapag halimbawa sinabi kalaguyo, yung kalaguyo ay hindi pambansa, kundi pampanitikan. Kasi it can be negative or positive. Diba? Yung kahulugan ng kalaguyo. Pwedeng pagkalaguyo, pwedeng katipan yung taong minamahal mo, at the same time, pwede ding third party. O, isa pang halimbawa, yung kalamansi. Alam natin na bilog yun, green, maasim. Pero pag lalawiganin yung wika, kalamunding. Siyempre, pag pumunta ka sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, hindi mo pwedeng sabihin na, gusto kong gumawa ng sausawan, ibili mo ako ng kalamunding. Pero pag yung standard, yung wikang pambansa, kalamansi, naiintindihan nila.
And, syempre, Tutor Irvin, meron tayong susunod. Ano ba yung wikang panturo, Tutor Irvin? Yan, syempre, Tutor Vida, mula doon sa salitang wikang panturo, alam natin kung saan madalas ginagamit ang salitang ito. Syempre, dito pumapasok ang konsepto ng edukasyon. Yan, ang wikang panturo ay ginagamit sa formal na edukasyon. Pag sinabi natin, Tutor Vida, na formal na edukasyon, ito yung naka-register na paraan ng pag-aaral ng mga mag-aaral natin sa panahon ngayon. At kitang-kita rin dito na sa wikang panturo, ito yung kadalasang ginagamit na medium of instruction ng mga guro na nagtuturo para mas maging espesipiko, ayan, ng Filipino, pwede rin ng Araling Panlipunan. So ginagamit nila ang wikang panturo para maipasok ang pag-aaral, at higit sa lahat magamit din ito doon sa mga eskwelahan. Yan, nandiyan na rin sa screen. Kung mapapansin natin, maliban sa paggamit sa eskwelahan, isa ring batayan para masabi na ito'y wikang panturo kapag ginagamit na to sa aklat. Yan, at kagamitan sa pagtuturo sa silid-aralin. Okay? So para mapaikli natin, Tutor Vida, no, yung kahulugan ng wikang panturo, tatandaan lang ng mga senior high school student natin na ang wikang panturo, ito yung wika na ginagamit sa school, sa paaralan. At maliban pa doon, yung mga textbook na kanilang nababasa na nakalimbag sa wikang Filipino, ito rin ay halimbawa ng wikang panturo. Yan, huwag kayong malilito, no, sa pagkakaiba-iba ng mga ito. Kasi makikita naman natin doon sa etimolohiya ng mga salita or yung etymology ng mga salita kung saan ba talaga inuugnay yung bawat konseptong pangwika na ating pag-aaralan. Okay? So kagaya ng binanggit ni Tutor Vida kanina, ang wikang pambansa, doon sa etimolohiya niya may salitang bansa. Ibig sabihin, yung mga salitang yon ay napagkakasunduan o ibig sabihin naiintindihan ng mga tao na nasa iisang bansa. Doon naman sa wikang panturo, ito naman yung wika na ginagamit sa pagturo sa eskwelahan. Yan. So yun yung pagkakaiba nila para mas maging malinaw sa atin yung pagkakaiba-iba ng mga konseptong pangwika na aking tinatalakay. Maka may gusto ko pang idagdag, Tutor Vida? Dumako niyo tayo doon sa susunod natin, Tutor Irvin. Yan, sige. Pinatawag natin na wikang opisyal. Sige, ano bang pagpapakahulugan natin dyan pag sinabi natin opisyal yung wika? Siyempre, Tutor Vida, ang ibig sabihin naman ng salitang wikang opisyal ay ito yung isang uri ng komunikasyon na kadalasan nating naririnig sa mga ahensya ng gobyerno. Isang halimbawa nito, Tutor Vida, ay sa Korte Suprema. Kapag nagkakaroon ng debate sa pagitan ng mga senador, ang tawag doon sa paraan ng pagsasalita nila ay wikang opisyal. Ibig sabihin, Tutor Vida, nagkakaroon ng legal na paraan ng paggamit ng wika, lalo na kung ito'y nakapaloob sa gobyerno ng Pilipinas. Yan. So yun yung ibig sabihin ng wikang opisyal. At ang tandaan din natin, Tutor Vida, na hindi nangangahulugan na pag sinabing wikang opisyal, ay literal na ito ay nakapaloob na agad sa Filipino. Dahil meron tayong konsepto na ang wikang Ingles ay ginagamit bilang wikang pantulong at ang pinakagagamitin talaga ay ang wikang Filipino. Ayan. Pero at sa nakalulungkot. Yes, at Tutor Irvin, 'di ba? Alam natin na pag opisyal yung wika, yan din ay nakasaad sa saligang batas natin. Yung ating mga opisyal na wika sa bansa. Yes. Sige, meron yan. Pa ba tayong may dadagdag doon, Tutor Irvin? Tama ka dyan, Tutor Vida. Basta ang konsepto na tatandaan natin mga mag-aaral at mga gurong nanonood sa hapon na ito, kapag pinag-uusapan ay wikang opisyal, tatandaan natin na ito ay ginagamit sa mga sangay ng gobyerno. Para mas magkaroon ng elegansya yung wika, gumagamit tayo ng mga wikang opisyal. Yan, yan yung concept na dapat nating tandaan kapag pinag-uusapan ang wikang opisyal. Yan, Tutor Vida. Siguro maaari na nating tayain kung naintindihan ba nila, Tutor Vida, ang ating mga tinalakay sa pamamagitan ng pagpapanood sa kanila ng mga video ng tutukuyin nila kung ito ba ay wikang opisyal, wikang pambansa, at wikang panturo. Handa na ba kaya ang ating mga mag-aaral? Mag-comment nga kayo ng handa na po
para sa ating unang gawain. Mag-comment nga kayo. Sige, tignan natin kung handa na sila. Pero ipakita na natin, Tutor Irvin, yung ating unang video. Ang ating okay, unang video ay yan, mula sa okay, Senado. So mula doon sa video na ating napanood, hindi na natin tatapusin sapagkat masyado itong mahaba. Saan ito napapabilang? Wikang opisyal, wikang panturo, o wikang pambansa? Sumasagot na sila, Tutor Irvin, ang dami nilang sagot. Sabi ayun ni J. Mark, ni Espiritu, Mark, Oscar, Princess, Jewel, Ethan, halos lahat sila ang sagot nila ay wikang opisyal. Tingnan nga natin, i-reveal na natin, ito ba ay wikang opisyal? Sige. Tama yung kanilang kasagutan, di ba? Yan ay wikang opisyal. Yan. Sige, ano ba yung ating next video, Tutor Irvin? Tama, wikang opisyal ang tamang sagot. Ngayon, susunod nating video, panoorin na natin. Sige. Pwede na kayong mag-type ng sagot ninyo ah, habang pinapanood ninyo yung video. Miyembro, kung sino yung babalik. Nakikita raw ka. Yan, so tingnan nga natin kung ano ang kanilang sagot. Ayan, sa ating susunod na video. Yung ilang nakikita natin dito. Oy, number ulitin two. Ang galing ni Angelica Agunon. May number two, di ba? Sabi niya, wikang panturo. O, meron pa rin okay. Si Palayab, wikang opisyal, pero the rest, panturo pa rin. Ano yung nakikita mo mga pangalan dyan ang sumasagot, Tutor Irvin? Nakikita ko dito si Charlene, si Juliana, si Abigail, at saka si Sophia, si Math din. Sinabi na wikang panturo po. Bea May Miranda, wikang panturo. Edmond, wikang panturo. Ayan, so karamihan sa kanila, Tutor Vida, ang sinasabi ay wikang panturo. Pati si J-Mark, Christian, Sean. Yan, so tingnan nga natin kung tama ba ang kanilang sagot. Tama, Tutor Vida, ito ay wikang panturo. Yan, palakpakan natin ang ating mga mag-aaral. So nakita natin, Tutor Vida, no, na naunawaan talaga nila ang pagkakaiba-iba ng wikang pambansa, wikang opisyal, at ang wikang panturo. At dumako na tayo dun sa huling bahagi natin. Dito natin makikita kung talagang natutuhan nila yung aralin. Sige, ano ba ito, Tutor Irvin? Yan, so pinamagatan ng ating susunod na gagawin bilang klase. Hatol na. Ligwak. Tumpak. Yan, so magsimula na tayo sa ating unang gawain ngayong ay at ating unang pagtataya ngayong araw. Ano ba? Paano ba ito laruin, Tutor Vida? Tingnan muna natin yung panuto. So, ang una natin gagawin ay nilalayo ng laro na ito na mahasa ng mga mag-aaral ang kasanayan sa pagpili. Ang paksa ng larong ito ay may kinalaman sa mga konseptong pangwika. Simple lang ang mechanics ng laro. Kailangan lang pumili ng bawat mag-aaral ng sagot mula sa mga pahayag. Kung ligwak ang sagot ng mag-aaral, kailangan niya itong ipaliwanag. Okay, so simulan na natin siguro, Tutor Vida. Ito ay nahati sa tatlong bahagi, ang madali, katamtaman, at mahirap. Okay, so simulan na natin ang ating unang katanungan. Para sa ating unang katanungan, Tutor Vida, ano ito? Yan. So, unang katanungan natin, ang wika ay may masistemang balangkas. Ligwak o tumpak, comment na. So, lagay nyo lang number one, ang wika ay masistemang balangkas. Ano ang inyong kasagutan? So, ligwak ba to o tumpak? Ayan, may sumagot na. Sabi ni Asuncion ay tumpak. Diba? Yan. Sabi ni May, tumpak. Yan, puro tumpak yung sagot nila. Very good. And second question ko din natin, si Abigail, sabi niya rin tumpak, Tutor Vida. Tingnan natin yung susunod na katanungan. Ang wika ay proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng verbal o di-verbal na paraan. Hatol na! Pwede nyo i-comment ang inyong sagot para sa number 2. Bilang dalawa. May nakikita ka na bang sagot, Tutor Vida? Yan na, meron na. Number 2, si Princess, sabi niya tumpak. Nicole, tumpak din daw.
Ligwak. Oh, may naiiba. Si Abigail Reyes ay ligwak. Sige. At yung the rest ay tumpak yung sagot nila. Kaya meron tayong dalawang sagot para sa number two. At ang sagot natin ay? Tumpak. Yan, ito ay tumpak. Salamat sa mga nagko-komento. Hanggang sa ngayon, Shooter Vita, may mga humahabol pa rin sa kanilang mga komento at karamihan sa kanila ang sinasabi ay tumpak. Yan, thank you kay Bea, Prince, kay Christian, kay Jewel. Yan, salamat sa inyo. Ang inyong sagot ay tama. Ngayon punta na tayo sa pangatlong katanungan, Shooter Vita. Ang pangatlong katanungan ay nakabatay ang wikang pambansa sa Artikulo 14 ng Saligang Batas, 1967, Section 6. Hatol na! Lagay lang number 3 and then kung ano yung inyong kasagutan. Sabi ni Kevin Guno, ligwak. Sabi ni Casella, tumpak. Ayan. Oh, ito na. Sabi ni Charlie, ligwak, summer, tumpak. Oh, nahahati yung audience natin dito ngayon. Sabi ni Enolva ay ligwak. At yung the rest ay puro ligwak na. Oh, meron pa rin tumpak. J. Mark Espiritu. At ang ating tamang sagot, Tutor Irvin, ay? Palpak. Palpak of ligwak. Diba? Ligwak lang, diba, Tutor Irvin? Ayan, oo, bakit? Oo, nagkamali, no, Tutor Vida? Kasi 1967. Dapat ito 67. Ay 1987. Yes, tama. And yung next natin, Tutor Irvin? Yan, dako na tayo, Tutor Vida, sa susunod nating kategorya. Ito naman ay katamtaman. Para sa ating unang tanong sa katamtaman, ang wikang panturo ay maaaring gamitin sa pagsusulat ng klase. Hatol na! Yan, so meron ako ditong mga nababasa para sa tanong bilang 4. Ang kanilang mga sagot ay ligwak. Tingnan nga natin, Shooter Vida, kung ano ba ang talagang tamang sagot. Ito ay tumpak. Yan. So tumpak sapagkat nagagamit ito sa kagamitang panturo sa silid aralan. Yan. Maraming salamat. Ayan, merong mga humahabol kay Frenzel, Prince, kay Ethan. Thank you. Ang kanilang mga sagot ay tama. Kay Sophia, kay Naki. Yan. Tumpak ang kanilang mga sagot. At mukhang natuto talaga ang ating mga mag-aaral. Ngayon, dakuan na natin susunod nating katanungan, Shooter Vida. Ang sunod nating katanungan ay may malaking ginagampanan ang wika sa pakikipagtalastasan. Hatol na! Sige, number 5, ilagay natin. May malaking ginagampanan ang wika sa pakikipagtalastasan. Number 5, hatol na! Yan, Shooter Vida, mukhang may nakikita na akong sagot. Alaysa, ang sinagot niya ay tumpak. Si Avina Faith, tumpak din. Si Bea, tumpak. Si J. Mark din ay tumpak ang kanilang mga sagot. Meron ka pa ba dyan nakikita? Sagot? Ay? Ligwak. Diba? Bakit ligwak, Shooter Irvin? At hindi tumpak, ano yung nagpamali sa ating pahayag? Sapagkat maliban, Shooter Vida, no, sa pakikipagtalastasan, meron pang iba pang kayang ibigay ang wika. No? Katulad na nabanggit natin kanina, dapat ito ay magkasamang komunikasyon at pakikipagtalastasan para ito ay maging tumpak. Yan. Ito ay ayon sa libro ni Mangahis, Shooter Vida. Yan. Pero maraming salamat pa rin sa mga sagot ng ating mga mag-aaral. Sana natuto kayo ngayong araw na ito, Tutor Irvin, di ba?